Somebody's hating that you help them. Isa sa mga pinakasikat na banda na sobrang minahal ng mga mandirigmang Pinoy, isang alternative rock band na naghatid ng magagandang tugtugin sa puso ng mga millennials, sila ang grupong Bamboo. Magandang araw mga kapangan, ang vlog natin ngayon ay isang special request mula kay Miss Chu Laila. Maraming salamat madam sa iyong pagtangkilik sa aking channel. Anyway, umpisahan na natin ang kwento. Marahil ay alam na ng karamihan kung sino si Francisco Guadencio Lope Belardo Manyalac o mas kilala sa pangalang Bamboo. Siya ang dating lead vocalist ng grupong River Maya mula taong 1994 hanggang 1998. Sa pag-alis niya sa grupo, pumunta siya sa Amerika upang ipagpatuloy ang kanyang kolehiyo sa Cruzon Philosophy. Pero dahil sa labis ng pagmamahal niya sa musika, taong 2002 ay muli siyang bumalik sa bansang Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang karera bilang musikero. Sa pag-uwi niya sa Pilipinas, nagkita sila ng dating miyembro din ng River Maya na si Nathan Alarcon. At sa pagkikita na nga nila, nagkasundo ang dalawa na bumuo ng panibagong banda. At dito, nirecruit nila si Ira Cruz para humawak sa lead guitar, si Vic Mercado para pumalo naman sa drums, habang si Nathan Alarcon naman ang titira para sa bass guitar. At syempre automatic na yun, si Bamboo Manyalac ang frontman nila sa banda. Ayon kay Nathan Alarcon, ang pangalang Bamboo ay hindi naman talaga literal na kinuha kay Bamboo Manyalac. Ang Bamboo o Kawayan kasi ay isang uri ng halaman na matibay at nagtatagal ang buhay. Kumbaga, ito ang gagawin nilang pundasyon para tumibay ang kanilang pagsasamahan. Pero kayo mga kapangan, ano sa tingin nyo? Does it make sense? Anyway, sa pagpapatuloy ng kanilang kwento, hindi naging imposible sa banda na makakuha kaagad ng recording label dahil alam naman natin kung gaano kasikat itong si Bamboo Manyalac. Pumirma sila ng kontrata sa Poly East Records at inilabas kaagad ang kanilang debut album na pinamagatang As The Music Plays. Ang album na ito ay naglalaman ng 10 awitin na sarili nilang komposisyon. Tatlo dito ang pumatok sa panlasa ng mandirigmang Pinoy. Ito ang mga awiting Mr. Clay, Masaya, at ang pambato nilang Noy P. Ang mga nasabing awitin na kasama na rin ng grupo ay nanalo ng maraming awards na iginawad sa kanila ng NU 107, MTV Pilipinas at RX 93. Sa kabila nito, sunod-sunod na rin ang kanilang mga concerts hindi lamang sa Pilipinas kundi na rin sa ibang bahagi ng Asia. Dahil sa mabilis na tagumpay ng grupo, taong 2005 ay mabilis nilang inilabas ang kanilang second studio album ng Light, Peace, Love. Sa album namang ito ay pumalo sa ere ang awiting Truth. When you purify this soul, don't you know? At sumunod pa dito ang awiting naging viral sa bansa na ang Hallelujah. Ang album na Light, Peace, Love ay naging platinum record sa loob lamang ng ilang buwan. At nanalo din ito sa kategoryang Best Album of the Year mula sa Mixed Music Awards. Samantala, ang awiting Hallelujah naman ay nakasungkit ng halos 8 tropeyo mula sa iba't ibang music festival. Paglipas pa ng 2 taon sa kanilang kasikatan, taong 2007 ay nilabas ang kanilang third studio album na ang We Stand Alone Together. Dito na naman nakita ang galing at kakaibang estilo ni Bamboo sa mga awiting Kailan. At Tatsulok. Meron din silang isang cover na ginawa na original na kinanta ni Sting at ito ang Englishman in New York. Don't drink coffee, I'll take tea, my dear. Like my toast on one side. Taong 2008 ay mabilis naman nilang nirelease ang kanilang ika-apat na studio album na ang Tomorrow Becomes Yesterday, na kung saan ay naging platinum records din ito dahil sa mga awiting nito tulad ng Kalayaan at Muli. Pero tila ito na ata ang kanilang huling album. Dahil paglipas ng 3 taon, taong 2011 ay nag-anunsyo ang grupo sa isang press con tungkol sa kanilang desisyon na ititigil na ang kanilang karera bilang grupo o bandang Bamboo. Hay nako, halos ganito na talaga ang normal na direksyon ng mga sikat na banda, laging sad ending. Buti pa ang Itchy Worms, hanggang sa panahon ngayon ay buo pa rin ang pagsasama nila.
Panorin nyo mga kapangan, may content din ako tungkol sa grupong ito. Anyway, sa pagkabuwag ng grupong Bamboo, di naman huminto dito ang kanilang mga karera bilang musikero. Ang tatlo ay nagbuo ng panibagong banda at tinawag nila itong Iho. Sinama nila sa bagong grupo sina Junji Lerma at J.O. Ordonia. At tumayo bilang bokalista si Nathan Azarcon. Nakagawa din sila ng kanilang awitin na sumikat din tulad ng Tamali. At di mo na kaya. Pero ilang taon lang ang nakalipas ay nagpabago-bago ang lineup ng grupo at di na rin masyadong aktibo sa kanilang karera sa panahong kasalukuyan. Samantala si Bamboo Manyalak naman ay nagpatuloy din sa kanyang karera bilang soloist at gamit pa rin pangalang Bamboo. Nakagawa din siya ng dalawang studio album na ang No Water No Moon at ang Bless This Mess na nirecord pa sa Brooklyn, New York. Ilan sa mga awitin sa album na ito ay sumikat din tulad ng Last Dance at ang awitin Questions. Sa panahong kasalukuyan, si Bamboo Manyalak ay patuloy pa rin ang kasikatan sa larangan ng musikang Pinoy. Tila tumatak na yata ang kanyang imahe at awitin sa bawat puso ng mga mandirigmang Pinoy. Hanggang ngayon ay madalas pa rin siya makikita sa entablado at telebisyon dahil sa kanyang pagiging judge sa programang The Voice Philippines. Sila ang Team Kawayan. Masasabi talaga na si Bamboo Manyalak ay isa sa mga music icon natin sa Pilipinas katulad ni Gary Valenciano, Martin Rivera o si Ray Valera. Sila ay mga musikero naghandog ng mga makukulay na awitin na kailanman ay hindi mabubura sa Philippine music history. Bueno, hanggang dito na lamang mga kapangan. Muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pakipindot na rin ang notification bell para always updated ka sa aking mga video. Again, magandang buhay mga kapangan. Ta-ta!